Crafty guys, happy Labor Day. It's May 1st, so walang pasok sila Zeb and si Daddy. Parang di pantayin kila ko. Si Daddy na timing na off din siya today. So, ang lola nyo ay magde-day off din today. Kasi matagal na kulang balak magpagupit. And yeah, hindi ko alam gagawin ko sa buhok ko. Kinakabahan ako kung ano magiging kakalabasan nito. But we'll see. Madami ko pang puting buhok. So, I'm planning na magpagupit, magpakulay, and everything. Pero, hindi pa rin 100% sure kung ano yung papagawa ko sa buhok ko. Ang dami kong gusto. Parang gusto ko i-maintain yung length. Kasi namimiss ko na magkulot-kulutan. Pero parang gusto. Si Daddy naman, parang sinasuggest niya magpaikli ako ng buhok. So, yeah, hindi ko pa totally sure. Tapos, hindi ko pa rin sure kung saan ako mismo magpapagupit. Ang isip ko, sa Lucky Plaza ako pumunta para Pinoy, para Tagalog. Mas madali magkaintindihan and all. Kasi Daddy, sinasuggest naman niya na sa salon ako magpunta. Kasi, baka mamaya parang, ano may parang putso-putso lang yung gupit sa Lucky Plaza. So, ayun. Eh, kinakabahan ako pag sa mga salon-salon. Ayoko nang masyadong mahal. Ay, kung mamaya, magulat na lang ako sa presyo. At least, pag nasa Pinoy, alam mo, masichika mo na kaagad. Magkano yung ganyan? Pag saan kasi, parang hirap makipag-chika-chikahan. So, yun. Hindi ko pa alam. Wish me luck. Alam mo, kahapon, alam mo talaga yun. Kahapon, nag-vlog din pala ako ng morning. As in, bago kami umalis, paghatid kay Zeb. Tapos, naggala ako sa Changi City Point. Hindi ko naman, nakalimutan ko na nag-vlog ako. Kasi nga, parang hindi na ako sanina nag-vlog. So, as in, all along, hindi ako nag-vlog. Tapos, nung naalala ko na lang, nasa bus na ako, pabalik na ako, susunduin ko na si Zeb. Kasi, pagkita ko sa bag ko, ay, yung camera na lang. Wala. Anyway, so hopefully today, hindi ko naman makalimutan. Feeling ko naman, hindi ko makakalimutan. Kasi gusto kong i-vlog habang nagpapagupit ako in all. So, wish me luck kung anong kalalabasan ng buhok natin. But anyway, ano pa, it's 12:38 na. Hinihintay ko lang matapos yung pinapanood nila. And then we're gonna go and eat. And then pagkakain, hihiwalay na ako sa kanila. So, meron din mga salon dito yung malapit sa amin. So, iniisip ko din kung dyan na lang ba or what. But anyway, OOTD pala muna tayo. Jujin. Binili ako ni Daddy ng sneakers pa yung tawag sa ganito. Parang 2 weeks ago. Ayan. Hindi ko pa lang siya susutin. So, ito yung naisip kong i-partner ang aking ano ba tawag dito? Huwag ka na nga mag-OOTD. Hindi mo alam mga tawag. Basta yan. Okay. Let's go na in a while. This is it, guys. Magpapasubo yata ako. Meron ba tayong pakape dyan? May pa-bathroom? Mukhang mapapamahal tayo. Diyan ako nagpagawa, guys. X-Style Hair Salon. And this is how I look like right now. Oh my goodness. So short. And yes, meron tayong undercut na ganap dyan. Oh my gosh. I'm happy with it. Pero hindi ako happy sa charge. So, let's talk about that when we get home. Ingihi na ako. It's 6:20. Siguro mga 3 hours ako na nasa salon. Oh my gosh. So, ayun na nga, guys. I'm home na. It's 7:41. Medyo
pagkaalis ko doon, 'di ba? Naisip ako kung pumunta ng mall, yung Parkway sa mall kasi iihi na ako. Nung the whole time naman na nakaupo ako, hindi ko naman na-feel na naihi ako or nagugutom ako. Pero pagtayo ko, doon ko na na-feel na iihi na pala ako. So, imbis na umuwi kasi sabi ko kung uwi ako, tapos lalabasan naman kami para kumain. Sabi ko, punta lang ako sa mall, tapos tinext ko si Daddy, sabi ko, ano lang kami? Mag-meet na lang kami doon kasi nga kain na ng dinner. Sabi niya, okay. Tapos maya-maya, nag-text siya, sabi niya, ayaw lumabas ng dalawa, bili ka na lang doon ng food. Eh, alam ko talaga yan sila, Zay, pag nanonood na, ayaw nang umalis. Eh di, sabi ko, sige. Tapos dumaan na rin ako ng, dumaan pa ako ng grocery kasi para bukas magluluto ako kasi wala na tayong budget. Kakasweldo lang, wala na kaagad budget kasi nga, ang mahalin. Ito yun na pala, so I'm gonna discuss. So, diba, ang una kasi, diba sinabi ko pala kanina, no, bala ko kasi sa Lucky Plaza, pero ano oras na kasi, yung mga 2:30 na, and alam ko, sa bala ko na ipagawa sa buhok ko, aabutin ako ng matagal sa salon, sabi ko, gagabihin na ako doon, tapos, holiday ngayon, so, panigurado, marami din tao sa Orchard. So, upo nga ako. Ayun, so, sabi ko, titingnan ko muna yung mga salon dito sa may amin, kasi maraming tabi-tabi dyan na salon. Wait lang. Ayun, maraming tabi-tabi dyan na salon. So, itong salon na to, matagal ko na rin siyang tinitignan-tignan, pero never ako nag-attempt din pumasok kasi nga, sabi ko, mahal sa mga ganyan. Pero sa kasi na nga, and with blessing naman ni Daddy Char. So, ayun, meron nakalagay, nakita ko may promotion. Cut and color, $49.90. Sabi ko, sige. So, tumayo ako dun sa labas. Sa labas nila, meron sila nung libro ng mga kulay-kulay. So, parang nagpaparamdam ako. Tapos, may lumabas na staff. Tapos, sabi niya, yes, can I help? Ganyan, sabi ko. Tapos, tinuro ko yung $49.90. Sabi ko, I want to have cut and color. Okay, so, pumasok, pinaupo, ganyan-ganyan. Tapos, meron ng, ano, merong, siguro, pa feeling ko senior na yun. Tapos, chinek niya yung ano ko, chinek niya yung hair ko, tapos chinek niya yung anit ko, tapos yung mukha niya. Ganun siya yung mukha niya. Parang bang, anong nakikita mo dyan? Siyempre, hindi ko alam, no? Dito niya inaano. Sabi niya, do you feel like your scalp is itchy or is it sensitive? Do you have sensitive scalp? Sabi ko, no, ganyan-ganyan. Hindi mo siya makati. Never naman ako nangati sa ulo, ganyan-ganyan. No, sabi niya. Tapos sabi niya, ang dami daw pula-pula. Mamaya, na-realize ko siguro kung ano yung pula-pula na yun. Ang dami yung pula-pula, sabi niya. Let me just check, ganyan-ganyan, dun daw sa colleague niya. Meron silang machine na pang yung ginaganoon, tapos makita yung scalp. So, i-check niya daw dun kung much better ba yung ammonia-free na pangkulay yung gamitin, bababla, ganyan. Tapos, so yung binigay sa na sa akin yung libro, anong sinanong ako, anong kulay? So, pinakita ko kasi, pinakita ko yung hair peg ko. Ganito kasi yung hair peg ko, guys. This one is my hair peg. Yearn! So, ayan, undercut din siya. Ano to? So, tinanong ko, if we do this color, how much? Sabi niya, oh, this one ah. Pag ganito daw, dalawang beses ibi-bleach, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, rough estimate, sabi niya, mga 200. Sabi ko, oh, no. Okay, I'll just settle with this one. So, yung libro na binigay niya sa akin, sabi ko, ano na ako, okay na ako dun na lang sa pagpilian. Yung normal colors na lang, wala nang ganyan-ganyan ganap. Sabi niya, you tell me, sabi niya, what's your budget? Sabi niya, maybe... Ano, parang, tell me your budget because I feel like you want to make a major change. Kasi nga, parang from my hair kanina nung pumasok ako, is sobrang ibang-iba. Lalo nagugulat sila na bakit ako nag-short hair, bakit daw super ikli. Diba usually may reason na nagpapagupis ko. Wala naman, nothing. Ano, sabi ko lang, I'm just tired of tying my hair up. Ganyan-ganyan. I want to some change, blah, 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 ganun. So, sabi ko, 100? Sabi gano'n, gumanoon ako. Sabi ko, $100 yung budget ko. Sabi niya, tapos nag-compute siyang calculator. How about this one? Tapos pinakita niya sa akin, $119.80. We can do two colors.
Ako, okay, sige, kasi konti lang naman. Eh, ako po, nagsimula sa 50, tapos sabi niya, okay, two colors daw, sabi niya. So, yung babae na, feeling ko, yun yung senior nila. So, sinek niya, sabi niya, we can do, tinanong pa niya ako, do you normally wear makeup? Sabi ko, yeah, ganito. So, pinakita ko yung buti. At talagang inano ko mag-makeup ako kasi gusto ko yung gupit ko naman is babagayan pag lumabas ako. Alam mo, pag pumunta ka ng salon na wala kang ka-makeup, kahit gano'ng kaganda yung buhok mo, parang hindi bagay. Kasi ang ano na itsura mo. So, nag-makeup talaga ako. Tapos, sabi niya, do you normally wear makeup? Ganyan siya. Do you like wear dresses? Okay, na-appreciate ko yung gano'n na parang nagpo-probe sila, parang inaano nila yung style mo. Sabi ko, not really. I'm not girly-girly. Sabi ko gano'n. Sabi niya, I'm thinking of ombre na lang daw. Sabi ko, okay. Sabi ko, that's fine. I parang isa sa yun sa mga option ko yung mag-ombre. Sabi niya, so we'll do darker brown on your roots and then lighter here. So, eto na. Ano na. So, una muna, kung if you follow me on Instagram, inaano yung, bindich naman yung bottom ng hair ko. Which is kanina, actually masaya nga ako dun. Gusto ko yung, ano, yung nakablitch yung baba kasi nga, something different. Wait, papakas kayo niya. Paano ko ba yun ipopos? Yun. Wait. Yan, so naka-bleach yung ano, yung ends ko niyan. Yan, sabi ko, okay ako doon. So binleach, tapos habang naluluto yung bleach, 'di ba dati yung nag-color ako ng pula? So yung nung ginupit to, meron pa ring part ng pula na lumalabas pa. So yung buhok ko parang original, yung original kong black hair, tapos merong light so yung bleach parang nag-blonde tapos may pula-pula sa ends. So sabi nung nag yung iba na pala yung gumawa yung kanina, parang nagko-consult lang siya, pero iba yung mismo gumawa sa akin, iba talaga yung gumupit sa akin tsaka nagkulay sa akin. So sabi niya, gusto mo ano, i-match natin, parang gawin natin purple red yung baba para mag-match yung kulay nung yung red nga. Kasi sabi ko sa kanya, no, never mind, let it be. Eh, ano siya, Malaysian Chinese. So, medyo hirap siya mag-English, pero in fairness naman, effort niya makipag-chikahan sa akin. Actually, ako talaga bina-out ko yung earphone ko kasi alam mo, matagal ako, gusto kong manood either na Netflix o YouTube, pero never akong nakanood kasi nga, chika. So, yun, anyway, sabi ko nga sa kanya, never mind, ganyan. Pero ginawa pa rin niya. Nulay, sabi ko, nako, ibig sabihin, tatlong kulay to, mapapamahal yata ako nito ng lalo. Anyway, so, ginawa, ade, no, after winash off yung, ano, yung bleach, so, kinulayan na yung roots ko, tapos yung baba, yung kinulayan niya ng medyo purple-red na color, yung baba. Tapos yun, after naman niya hugasan, parang wala na. Wala na. Although, sa picture, kasi pinitura nila, nagpinitura ng babae, nasa cellphone ko, medyo kita ko, tapos paulit-ulit siyang nagsabi na as yung pagka everyday na hinuhugasan mo yun, magla-lighten din yun, magla-lighten daw yung baba. Pero kasi ako, in-expect ko, alam mo, lalabas ako ng salon na talagang ombre, alam mo yun, ombre, highlighted yung baba, ay, bleach yung baba, ganun. Pero, ayan, tas ito na, dumating na. Ayun na nga, sabi ko, diba, eto sa vlog. Oo, sa vlog ko pala yun. So, may pa-robe. Okay yan, naka-robe kasi ang lamig ng suot ko. Naka-maigli akong short. Tapos, ang lamig ng aircon. So, sakto, may pa-robe. Tapos, syempre, meron silang ganun, diba? Tapos, ang daming layers ng towel sa likod. Siguro, para hindi din mamansyahan or ma-bleach yung damit kong black. Tapos, may pa-drinks. Unlimited. Una, hiningi ko white coffee. Tapos, sumunod, hot Milo. Tapos, sumunod, green tea. Tapos kinakabahan ako, baka may bayad din to. Tapos may biscuit din, pero yung biscuit di ko na minuksan. Tapos yun, may maya pa yung ano, do you want a refill or do you want another drink? I don't know. Minun na kasi, iihi na rin. Sakto, buti rin pala kasi, diba? Kaya yun pala yung reason ba't ako iihi na kasi nakatatlong cup ako. Tapos, ayun, tapos ito na yung malapit-tapat. Tapos, bumalik na naman yung ano, yung parang original na babaeng senior na nag-ano sa akin. Parang siya yung nag-consult ng ano.
inoferan ako ng shampoo. Yes, and this one is good for, is better for your hair since you dyed it and color it. So, to maintain daw yung shine. Which is, actually, yung talaga paglabas mo ng salon, lagi pa ang ganda-ganda na mukha mo. Eh. Nung hinugasan kasi to, nung shinampoo ako, siguro mga apat na beses. Kung, I mean, nung nakaupo ako, so shinampoo, banlaw. Tapos meron na naman, banlaw. Tapos meron na naman, banlaw. Parang iba, parang apat na beses na akong binanlawan sa isang hugasan na. Hindi ko alam kung ano yung mga nilalagay sa buhok ko. Pero, ayun, after na i-blower, parang ang ganda-ganda, ang kinis-kinis, ang shiny-shiny. Ayun, pero talagang, tatlo na sila doon, yung nasa cashier, tapos yung babae, tapos yung gumawa pa sa akin. At to sila nakapaligid sa akin ng magbabayad. Tapos inaalok na ako ng shampoo na halagang, ganito ha, halagang 50. Tapos nung talaga tumatanggi ako, sabi niya, okay, maybe I can give you 5% discount. Yan, normally sa members lang daw nila binibigay yung discount, pero sabi niya, bibigyan daw ako ng 5% discount. So, 50, 5% is what? 250, 5%. 250, diba? 250. Ano yun? Tapos yun, buti na talagang ano, kahit na nahihiya akong tumanggi, pero tinanggihan ko talaga kasi hindi ko na kaya. So, ay bago po pala yun. So, sinabi na sa akin, di ba, 120 nung lalaki. Yun yung unang-una sa akin nag-offer. Tapos, bago ako simulan, sabi ng babae, nung senior na babae, ano, let's, your scalp is very dry and your hair is very dry. Let's put a treatment to protect your hair. So, isa siyang tube na ganun, maliit lang na tube, $39. Sabi niya, ano daw, yun nga, para treatment sa buhok. Which, naniwala naman ako, may effect naman kasi maganda naman talaga yung kinalabasan ng buhok ko. Pero yun, so, ang kinalabasan is 119.80, sabi natin 120. Plus 39 or sabi na natin 40. So, 160. Tapos, tinipan ko na lang yung ano, yung gumawa sa akin talaga na stylist ng 10. So, 170. All in all. Sa gupit na to. Sabi ko. Iniano ko na lang. Sabi ko, once in a blue moon ko lang naman tong gawin. Baka maulit-ulit after 2 years. Hindi natin nasabi. Pero, definitely, itong shave part na to, ipapa-ano ko na lang to kay daddy. Since meron naman kami pang-ahit. Pag humaba na, pwede ko sa kanya ipagawa. Pero yung hair itself, hindi ko alam. Pwede ko pa siyang ipuni. Sabi ni daddy, ba't hindi ko din daw pinagawa tong side na to? Ba't isa lang? Eh, hindi pa ako sure eh. But, yeah. Oh my gosh, ang haba na itong vlog ko. Pero yan yung kinalabasan ng aking hair. Makeover day today. Masaya naman ako. We'll see sa mga susunod na araw kapag hindi siya naka-blower. Pag wala. At wala naman talaga akong time mag-blower everyday. Pero yeah. Anyways, siguro I'm gonna end this vlog na. Kasi ang purpose ko lang naman talaga mag-vlog ngayon para i-vlog yung aking pagpapagupit. And ang haba-haba na ng dal-dal ko. Pero yeah, we'll see kailan ito umuulit. Pero I love it. Ayan. Okay. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed today's vlog. And I will see you next time. Bye! Good night!